Sa video na ito ay malalaman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng standard at quality na helmet para sa ating mga rides. Totoo nga ba talaga na ang helmet is essential? Tapusin mo ang video na ito at malalaman mo ang kasagutan. Pero bago lahat, introduction muna tayo. About sa ito ulit si Pastor Man at ngayong araw na to tayo ay mag-unbox ng ating bagong helmet. Siyempre, panibago yung ating riding adventure, kaya bumili din tayo at pinagpunan natin para tayo ay makabili ng bagong helmet. So ano aking binili na helmet para gamitin sa ating adventure ride? So bumili ako ng Evo helmet. Okay, so buksan natin ang laman ng ating box. Okay, so tingnan natin. So kita natin sa box na una pa lamang ay meron na tayong advantage, ano? Kasi ang Evo helmet ay laging may kasama siya na clear visor. Okay? Para sa umuulan ay pwede mong gamitin ang iyong shade. Okay? Titingnan natin kung ano ang laman. Yun! At kagandahan sa packaging ng Evo ay lagi siyang merong sling bag. Okay? Ninyo, dual ang proteksyon ng na kanilang mga item ay talagang napakaganda. Pwedeng gamitin later on, gagamitin niyo ang inyong helmet. Ating binili. Yo. Okay. So, ang ganda. So, ito ay GT Pro Pearly White. At ano ang kasama nito? Siyempre, meron siyang kasamang mga sticker. Yun. Pwedeng i-ticket sa helmet, maging sa inyong mga ride o sa inyong motor. May kasama siyang instructional manual. At meron siyang kasama na authentic na itong product na ito ay genuine. Kaya titingnan natin ang bawat features ng ating helmet. So una, makikita natin dito na itong helmet na ito ay aerodynamics na. Okay. Wow! So yung number one na manonotice natin dito sa helmet na ito ay yung kanyang spoiler. Na maraming sasabi, ito medyo matalas, pero I don't think na ito naman ay negative. Kasi marami nga gusto meron pa mga spoiler na ikinakabit. So ito, built-in na yung kanyang spoiler. Pangalawa ay kalimitan, lahat ng Evo, siyempre lahat ng kanyang mga design ay laging dual visor. Dito, pinipindot. Boom. Okay? Wow! So, dual ang visor niya. So, kung titingnan natin, tulit-tulit natin dito sa ating visor, nakalagay po dyan, anti-scratch visor. Ibig sabihin, hindi basta-basta nagagasgas. Okay? Now, and then, side removable screen system. Wow! Bubuksan nyo yan, makikita nyo yung easily remove system niya para makapagpalit agad ng visor. So ano pang features ng ating Evo helmet? Meron siyang air vent sa ibabaw. Okay? So ano, madaling buksan at sarad. Talaga yung full flow ng hangin, makikita mo dyan. At ganun din naman sa kanyang chin. Wow! Boom. So yung flow ng hangin ay direct ang papasok sa iyo para ang rider hindi ganong mainitan. So, pansinin natin yung kanyang unique design. Ayun yung kanyang tatak na Evo. Pero nakikita natin yung contour ng disenyo po niya hanggang likuran. Wow! Ay napakaganda. Kung titingnan natin sa ilalim, so madaling tanggalin. Pukul mo lang yung lever niya. Ihilahin mo lang. Okay, yung kanyang wow! Lock. At madali siyang ipasok. So, ano pang magandang feature ng ating GT Pro helmet. Yung inners niya ay semi-leather. Okay? At sa malayo, kung titingnan mo ito, ito ay reflectorized. Okay? Pag tinapatan ng liwanag yan, makikita mo wow! Na it glows in the dark, sabi nga. Lahat ngayon ng mga
ng mga premium na helmet na kagaya po ng ibong ay tanggalable. So, ibig sabihin, washable po yung kanyang inner. Wow! Yung lining niya sa loob, pagka medyo bumaho na dahil lagi ka nagra-ride, pinagpapawisan ka, lagi mong ginagamit, ay pwede mo siyang tanggalin at labahan. At makikita natin yung kanyang quality. Okay, so napakaganda ng quality sa loob. At talagang mabango. At saka yung tulis na talagang trademark ng Evo helmet. Okay, so isa pang features nito, ay kung titingnan natin, ito ay pasado sa quality standard. ICC, quality standard. Okay, andyan yung control number. Meron dyan QR code na kung saan pwede nating tingnan kung talagang genuine ang ating nabili na Evo helmet. At siya din ay DOT standard. Nakalagay dyan Evo GT Pro DOT. At nakalagay dyan DOT certified. So, ibig sabihin talagang may quality, pasado sa international standard at pasado din sa ating standard dito sa Pilipinas. Okay, so this time, gagawin naman natin ay ikakabit natin itong extra na field visor kahit sa gabi. Ay tayo inabot ng gabi, kailangan natin ng clear visor. Okay, so siyempre una, meron siyang easy na system na pwedeng tanggalin agad yung visor. Kaya natin yun. So ganoon lang siya po kadali. Okay, so kung nadinig mo yung tulog, ay matatagalan natin siya. Papasok mo lang yun. Kagandahan dito sa clear, kitang-kita mo talaga yung pagpapasukan ng kanyang visor. Yun, sumunog. Bilan mo ha, ingatin. Yun, ayos na. So, ingatin. Yun, lapat. Okay, so, yan. Pwede na sa long ride. Handang-handa na, hindi turman para sa long ride. Okay, so this time ay ating isusukat na yung ating GT Pro helmet na bago. Okay, so punin natin yung ating sling at tingnan natin kung paano ito lalapat sa atin. Okay, so nakita natin, ano? Ganda ng lapat sa ating mukha. At nakita natin na wide yung angle ng screw niya. So, kitang-kita, ano? Pag tayo nagsasoldier stick na ganyan, kitang-kita natin. Okay, so, ang ganda. Okay, tama lang ang sikip. Okay, so, nakita natin yung chin natin. Okay, tingnan natin kung pwedeng maglagay ng salamin dito sa kanyang helmet. Okay, tingnan natin kung kakasya. Okay, so hindi yata pwede. Yun! Okay, so kahit ang rider ay kinakailangan magsalamin, ay okay din sa kanya. Okay, dapat din. Okay, so yun. Okay. Yun. Okay, so tama po kayo ng snap. So, again, so ating ni-review yung ating bagong helmet. Ito yung Evo GT Pro, pearly white. A little longer than a few minutes later. Okay, so sa pagtatapos siyempre ng ating vlog at naisukat na natin yung ating napakagandang GT Pro na Evo na pearly white, ay siyempre tingnan naman natin dun sa spiritual application. Na kung paano yung ating helmet ay may apply lang sa Bible. Mayroon mga helmet na sinasabi yung individuality ng isang helmet ay kinakailangan makita natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sabi niya po doon ay I am what I am by the grace of God. Ako ay ako sa biyaya ng Panginoon. Now,
every helmet, o bawat helmet, ay mayroong individual na disenyo yan. As you can see, itong GT Pro na fairly white, iba-iba ang mga disenyo niyan eh. May mga particular na disenyo yan na pagkamisan hindi mo makita sa iba. Ang tawag dyan ay individualized design. Okay? Now, hindi lahat ng mga ng Evo ay ang air vent ay nandito. O ganito ang disenyo ng air vent, kagaya nitong GT Pro. Okay? Now, pati yung sa bibig, iba-iba ng disenyo yan. Kaya nga, in every particular design, ay merong uniqueness yan. Na parang sa tao yan. Bawat isa sa atin ay unique na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, merong individual na sinasabi. Pero, sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sabi niya doon, I am what I am by the grace of God. Ako ay ako sa biyaya ng Panginoon. So, ibig sabihin, merong individuality yan. Merong kanya-kanyang uniqueness. Yung ibang mga tatak ng helmet, siyempre, mas mahal, mas makikita natin, mas magaan. Ha? Mas mahal, mas magaan. Siyempre, dahil yung material ginamit niya o ginamit sa kanya ay mas light, mas magaan, mas mahal. Okay, so hindi naman lahat ganun. Pero most likely, yun ang makikita natin. Now, pagaya naman itong na-Evo na premium ang design, premium lang ang kanyang material na ginamit. So makakaasa tayo na siyempre mas maangat ito ng konti doon sa medyo mas mura po dito. Yung mga tigi 1,000, tigda 2,000, siyempre di hamak na mas mahal, yung mas matibay, yung pong mga 4,000 pataas na kagaya po nito, o less than. Okay? Alas 4,000 na ang presyo po nito. Okay? Now, pero sabi ni Pablo doon, yung sinabi niyang, I am what I am by the grace of God. Ibig sabihin doon, ay learn to be content. Contento sa mga bagay na iyong ginagamit. Okay? So, ito, binigay sa atin ng Panginoon, so pinag-ipunan natin. So, nais ng Panginoon na maging contento tayo dito. Okay? No, pag ginamit ko to, sa bawat ride, long ride man, short ride, ay makontento tayo kung ano yung meron sa atin at magpasalamat tayo sa Panginoon. Now, ang bawat helmet ay siyempre may kanya-kanyang disenyo at saka mga sizes. Okay? Disenyo at saka sizes. Now, yung previous helmet ko na ginamit ay ang size doon XL eh, pero lapat sa akin, wala ko ng konti. Pero ito medium, pero malaki ang size. Okay? Now, sa Bible, sa 1 Samuel chapter 17 verse 38, ay si Haring Saul, nung siya ay takot makipaglaban kay Goliath, ay si David ang nagpresenta at siya ang lalaban kay Goliath. So, ginawa ni Haring Saul, sa Bible, helmet din sila, pero pagdigman ang helmet, ay binigay ni Haring Saul yung kanyang helmet kay David. At nung binigay niya ito, kasama ng panangga at saka ng espada ni Haring Saul at saka yung palamuti niya sa katawan, yung kanyang vest, protective vest para sa digmaan, eh nung sinukat ito ni David, malawag sa kanya. So, hindi lapat sa kanya. Now, ang application niya, ganun din sa helmet eh. Okay? Bumili ka ng helmet na sobrang laki, mamalawag sa iyo yun, uuga-uga yan sa mukha mo at hindi ka mapuproteksyonan yan. Bumili ka naman ng sobrang sikip o liit, aba, delikado naman yan, sasakit ang ulo mo, mamamagahan sa mukha mo at hindi mo kayang matagal na suot yan. Kaya nga mayroong tamang helmet para sa atin. Ha? Tamang sizes, ha? At syempre yung pagdating sa kulay, kanya-kanya na tayong preference ng kulay. Okay? Now, pangatlong aspeto, magtitingnan natin sa Bible, mayroong isang helmet na napakahalaga na dapat maintindihan natin. Doon po sa Ephesians chapter 6 verse 17, ang sabi ko doon, take the helmet of salvation. Take the helmet of salvation. Okay? Yung helmet ng kaligtasan. Na, sabi ng Bible, mayroong helmet ng kaligtasan. Opo. Ang sabi ng Biblia, ang helmet ng kaligtasan ay kapag isang tao nagtiwala sa Panginoon, nagtiwala sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? That's the helmet of salvation na sinasabi ng Bible. Helmet ng kaligtasan. Di ba ang helmet ganun eh? Di ba? Pag sinuot mo ang helmet, at ikaw ay nagra-ride at hindi naman nga sa pag-aanot bilang nagkaroon ng crash, okay, natumba ka, okay, so isa sa pinaka number one na proteksyon sa isang rider, pinaka basic ay ang helmet. Kasi siyempre iniingatan ang iyong ulo, nandiyan ang buhay ng tao eh, no? Sandaling yan ay mabagok, pumutok o magkaroon ng blood clot, mahirap na.
No, cargover, biyaya ng Panginoon. Ano? Kaya nga mayroon tinatawag na helmet of protection and helmet of salvation. Okay? At ang sabi ng Bible, yan ay makikita natin sa liwanag na salita ng Diyos. Okay? So, in application, napakahalaga ng helmet sa buhay ng isang rider. At sa salita naman ng Diyos, napakahalaga ng kaligtasan na pwedeng i-provide ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So with that, ay ating tinatapos ang ating vlog. At I hope, mayroon tayong natutunan. At I hope, i-like mo yung video na ito. At mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel. At syempre, i-hit mo rin yung notification bell natin para sa mga panibagong video na ating i-upload. So again, magandang araw sa atin at paalam!